Ayan mga kamaster, no, shout out po tayo dyan sa ating kamaster na si Joey Catamora. Maraming salamat sa iyo, Kamaster Joey. Then next ay kay Ate Kim, Kimberly Mahoy. So shout out dyan sa family Mahoy sa Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Si Ate Kim ay nagpapa-shout out na rin sa ating YouTube channel. Ate Kim, Kimberly Mahoy, maraming salamat po sa inyo, Ate Kim. Then, ang susunod natin ay si Sir Randy Pedregosa ng North Cotabato. Okay, Sir Randy, maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Sir Randy, maraming salamat po at magandang araw. Then, susunod ay si Alinyel Vlogs. So, ito po ay ating customer, ay pamangkin ng ating minamahal na customer sa Parañaque City. Ay sa Pasig, sorry. Sir Arinel, maraming salamat po. Then, shout out dyan kay Sir Jay Jamiro. Si Sir Jamiro ay talaga namang subscriber natin yan. Okay, Sir Jay, maraming salamat po sa iyo. Palang araw po sa inyong lahat mga kamaster, no, hapon na pala. Ito po muli si Lon Santilise. Sa araw na ito, nandito po tayo sa Barangay San Miguel, Taguig, Metro Manila, no. Kung inyo napapansin, medyo namamagaho yung ating mata dahil may malungkot na balita. Pumanaw na po ang aking pamangkin ngayong alas dos lang, kaya hindi napigilan ng inyong kamaster na umiyak, no. Anyway, meron po tayong ginawa dito na inverter na Samsung, okay? Sa hapong ito, at atin pong nagawa ng paraan itong problema ng ating minamahal na customer. Ngayon, nandito po si ma'am, ang ating minamahal na customer, meron po siyang sasabihin sa atin patungkol sa kanyang refrigerator, okay? Ito po siya. Hello po, magandang hapon po mga kabayan. Yun nga po, no, nasira po yung ref ko na ano, hindi nga po lumalamig. Kumbaga mahina po siya magyelo. So ang inano ko po, pinagawa ko po siya sa isang technician. So ang ginawa naman po ng isang technician, pinakuha niya lang ako ng ano, ng may sabon na sponge, tapos pinabulay niya daw po yung sa likod noon, kung bubula daw po, ay kung bubula daw po ano, wala daw pong singaw. So yun, wala na nga daw, wala nga pong singaw. Tapos ang ginawa lang po niya, inanwal lang po niya ng Freon. So mga ilang oras lang po, hindi rin nagtagal yun. Mga isang linggo, binalikan niya po ulit kasi hindi nga po nagtagal, no, na nagyelo, no. So ang binalikan niya po ulit, tapos po isang buwan, ano, ayun lang ang tinagal niya. So ang inano ko po, nanood na lang po ako sa YouTube kung paano nga ba gumawa ng ano, ng refrigerator na inverter. So nakita ko si ano, si Sir Lon Santilises na ano, kung paano gumawa ng refrigerator. So ayun, parang ano, na amis ako kasi kakaiba yung ginagawa niya sa ginagawa nung ano, pinagpagawa ako ng ano, ng refrigerator, sa gumawa ng refrigerator ko. So yun, ano, na ano ko agad siya, na message ko agad siya sa YouTube, tapos ano, mabilis naman siya mag-response. Yun, nagkaroon na kami ng conversation sa Messenger. Yun. Tapos po, yun, natapos na nga niyang gawin yung refrigerator ko. So, ayun, para na po siyang bago ulit. Ano na po siya, malamig na, lumalamig na po siya, nagyayelo na po siya. Yahoo! Kaya mga ano, kababayan, huwag po kayong ano, mag, ano ba tawag doon? Huwag po kayo agad-agad na magtitiwala sa ibang natin mga kababayan na ano, na gumagawa ng refrigerator na basta-basta lang. Yung hindi po talaga ano, ginagawa na maayos. Yung wala pong ano, mga gamit. Katulad ng pang-vacuum po ba yun? Opo. Yun, pang-vacuum po.
Dapat po talaga meron silang mga dalang gamit, katulad po ni Sir Lon. Yahoo! Dapat po siyang gumawa, kaya ano, 100% satisfied po talaga ako sa paggawa niya ng refrigerator ko. So, subscribe po kayo sa channel niya, tapos po, pwede rin po kayong mag-recommend kung sino po gusto mag-gumawa ng rep. Or kung gusto niyo pong paggawa yung rep niyo sa kanya, yun, 100% po talagang ano, sure na magagawa niya po yun. Thank you po mga kababayan, subscribe po kayo. Okay. So, ayan mga kamaster, no? Kita mo naman si ma'am, no? Mahiyaan si ma'am sa sa camera, no? So, yung rep ni ma'am, ulitin ko po, ginawa na po ng ibang technician. Kaya yung process natin kanina, inayos na natin, no? Kumbaga pinakita natin kung anong talagang the best. So, satisfied po yung ating minamahal na customer sa araw na ito, okay? So, ayan mga kamaster, hanggang sa muli po, subscribe din po kayo sa aking YouTube channel o pang-update po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang sa muli po, ma'am, dito po tayo. Hanggang sa muli po, magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat po. Uuwi po tayo ng Bulacan, okay? Salamat po. Caught in the crossfire. Oh. Mga kamaster, no? Nandito na tayo sa Barangay San Miguel, Taguig City, no? So pumasok pa tayo sa isang skinita. Ito lang po yung bahay ng ating minamahal na customer, no? So ito yung mga gamit natin. Ayan. So, ibababa po muna natin itong mga kamaster, no? Yung nga lang, ang problema, sumabi tayo dun sa yero. Kaya, ayan, no? Nagkaroon tayo ng, ano, ng tatak. Kasi first time ko makapunta dito sa Taguig, mga kamaster, no? So, ayan mga kamaster, ibababa ko po muna to ang ating mga gamit, then para makapag-start na tayo mas maaga-aga, okay? So, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kamaster, no? Ito po muli si Lens Antilises. So, welcome back po, no? Kasi, limang araw po tayong hindi nakapag-vlog dahil nga ang inyo pong lingkod ay nadisgrasya sa motor, no? Noong Monday. Kasi, papunta po sana tayo ng Claridel, Bulacan noong Lunes sa Kasawi ang Palad, eh biglang tumawid sa kalsada yung aso, wala akong choice kundi banggain kaysa naman sa kung saan-saan pa ako pulutin, ano? So, nagkaroon po tayo ng galo sa tuhod. O, sa madaling sabi, nagkaroon po tayo ng sugat sa tuhod. Kaya kung mapapansin niya, medyo kailangan hindi masyadong naibibend yung ating tuhod kasi sobrang sakit ng sugat, mga kamaster, no? So, limang araw po tayong nagpagaling. So medyo, kahit ngayon, medyo masakit pa rin naman yung sugat, no? Pero kailangan na natin kumain para sa ating pamilya, no? Tsaka para sa ating mga kababayan na nag-aantabay sa ating YouTube channel, ano? So ngayon po, ay narito po tayo ngayon sa Barangay San Miguel, Taguig City, no? So ito po yung first time na makarating po tayo dito. Umalis po tayo doon sa Bulacan, 6:30 ng umaga. So nakarating po tayo dito, 9:37. So maano po talaga, medyo malayo-layo, no? Ngayon po ay araw ng Linggo, walang traffic, pero sadyang malayo po talaga, no? So kung ating mapapansin, meron po tayo dito sa ating likod na refrigerator. Ito po ay Samsung na inverter. Ito po ay pinagawa na ni ma'am sa ibang technician sa Kasawi ang Palad, ay nawawala po yung lamig, no? Pero kanina nakita ko sa filter dryer, marami po siyang langis, no? So kung ating mapapansin mga kamaster, ito po yung mga gamit natin. So dinila ko po talaga yung ating mga pang talagang mga gamit, no? Para wala nang balikan pagka mga ganito kalalayo, no? So bumuli ako kanina sa Fairview ng R600. Uulitin ko sa inyo, yung R600 na binibili natin ay
ika nga italaga ng dekalidad ng mga materials, no? Oh, yes, kasi high performance po ito, okay? Then, bumili rin tayo ng itong 141B. Gagamitin ho natin to doon panglinis ng system kasi nga ni-repair na ng ibang technician to, no? Sabi ko nga, ang 141B ay case to case lang natin ginagamit kapag ka ni-repair na ng ibang technician. At least meron po tayo. Ngayon, sa pagkakataong ito, mamaya-maya mga kamaster ay lilinisin po natin yung system. Ipapakita ko po sa inyo step by step kung paano maglinis ng system, okay? Para malaman natin na yung compressor ay nagpapam na nga ba ng langis, okay? Then, meron din tayong apat na filter dryer dito. Lagi ako nagdadala ng pasobra, mga kamaster, okay? Dahil nga, meron tayong plan A, plan B, plan C. So, at least meron tayong spare na mga materials na sobra, okay? So, ayun mga kamaster, no? Handang-handa na po tayo para gawin ito, okay? So, uulitin ko, ito po ay pinagawa na ni ma'am sa ibang technician. So, nagtataka po si ma'am dahil yung dala na refrigerant tank ng ating minamahal na technician ay nasa tangke lang. Suspecha ko mga kamaster, ang dala po ng technician na yon ay 134A, hindi yung R600. Dahil ang R600 mga kamaster ay nasa malaking tangke, okay, na 2 kilo o 2.5 kilos, at saka nandito. Okay, so mamaya, magkakaalaman mga kamaster, no, kung tama nga ba yung refrigerant na inilagay ng ating kababayan na technician. Okay, so tara, magsimula na po tayo. So ayan mga kamaster, no, ito po si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Jairo. 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 Ito si ate. Nessel. Ayun. So, sila po yung ating mga ano dito, no? Talaga namang taga-subaybay, no? So, ayun mga kamaster, no? Siya po pala yung anak ni ma'am, yung ating binamahal ako. So, okay? Yes, daddy! So, kung ating mapapansin mga kamaster, tayo po ay handang-handa na. Okay? Then, kung ating mapapansin yung ating magamit ay talaga namang kompleto. Then, may papakita na ako sa inyo, mga kamaster, no? Sabi ko nga, hindi ko may bend. Hindi ko maibento mga kamaster kasi masakit yung nandito yung sugat eh. Aww. Then ito. Ay, ang dami niya pala ng ano nung camera mo, gi. Dami. So kung ating mapapansin mga kamaster, ito po ay langis. Okay? So maaaring may leak yung ating system. So lagi kong uulitin mga kamaster, no? Nireprocess na po itong ng ibang technician pero hindi po pinalitan yung filter dryer. Ito po ay Samsung na inverter. So ito po yung controller niya sa ano naman, sa ibang mga ref nandun sa baba yung controller niya, yung driver niya. Samantalang sa Samsung ay nandito. Parang sharp din to mga kamaster, na nataas yung controller, okay? So ayan mga kamaster, no, ipapaalala ko, ito po ay Samsung, no, na inverter, no. Kapag mga Samsung, etong pinaka drain pan niya, ito po ay napakahirap tanggalin mga kamaster, no. Ano ko masasabi sa inyo? Dahil nga unang-una yung kanyang coil, yung kanyang coil ay talaga namang nakalatag dito sa pinaka-drain pan niya, no? Then, ang tendency kapag pinilit pa natin, kadalasan mga kamaster ay nayuyupi po yung mga joint ng ating pipe, no? So, hindi ko alam kung bakit ganito ang design ng Samsung, no? Unlike sa Kondura na napakadaling tanggalin ng drain pan. Although may coil siya dito pero napakadaling hilut-hilutin. Ito kasi mga kamaster, ito po ay pahaba, no? Nag-loop po talagang ganun. Pag ganun. So, medyo mahihirapan tayong tanggalin, ano? So, although hindi naman talaga basta-basta matatanggal to unless ipupull out mo tong ano, no?
piping niya. Okay, so sa pagkakataong ito, gagamit naman tayo ng mga kamaster ng ano, ng pananggalang dito para maiwasan natin na maluto o masunog itong pinaka-drain pan mga kamaster. No? Dahil unang-una, ang Samsung ay gumagamit ng plastic. Okay? So kapag maghihinang tayo, ingat na lang po tayo kasi may mga pagkakataon na talaga naluluto yung part ng gilid ng unit, no? Kasi nga, gumagamit sila ng plastic na materials. So, yan mga kamaster, no? Pinapaliwanag ko lang sa inyo na hindi po lahat ng ating refrigerator ay isa lang yung design, ano? Pagdating sa drain pan, kung pipilitin man natin to, aabutin po tayo ng siyam-siyam dahil kailangan pa nating i-brasuhin tong ano, tubo sa loob, no? So talaga nakahalang siyang ganun. Unlike sa Kundura na isang loop lang ng ganun, kayang-kaya natin tanggalin. So yan, ipapakita ko po muna sa inyo mga kamaster, no? Yung ating refrigerator. So, sa madaling sabi mga kamaster, meron pong leak sa pito. Okay? Then, pindutin natin. Meron po tayong langis na nakikita. Okay, so itong unang problema, may langis sa pito. Ah, may langis sa pito, may leak sa pito. Then dito may langis. Hahanapin natin kung saan ba na nagkaroon ng leak mga kamaster, no? Pero tingin ko banda dito. Sa bandang filter dryer po nagkaroon ng leak mga kamaster. So ayan mga kamaster, no, bago ang lahat, tatanggalin po muna natin itong mga wire connection ng grounding, no. Since kana hindi natin basa-basa matatanggal to, mamaya maglalagay naman tayo ng cover, no. So tanggalin po muna natin to para hindi masunog. So ayan mga kamaster, no, pagkatapos natin matanggal yung electrical connection niya sa mga grounding, papasingawin na ho natin dito mga kamaster, no. Okay, ito ho yung access valve, mayroon pa siyang capillary. Okay, then since nasarado to, putulin rin natin to. Then, putulin na rin natin to. So, ayan mga kamaster, no. Tatanggalin natin yung natitirang tubo dito sa access valve, no. So, lalagyan natin siya ng, ano, ng bagong charging line. Okay, ito. So kung ating mapapansin, yung brand, okay, yung brand ng aking access valve at saka brand nito ay halos isa lang mga kamaster, no, kasi itong access valve mga kamaster ay matibay po talaga to. So ito, ilalagay natin doon, pero bago pa man yan, tatanggalin po muna natin yung kanyang pito. Okay, so ilalagay po natin dito. Okay. Then hinangan na natin 'yon.
So, paalala lang mga kamaster, no, kapag po tayo maghihinang, ang requirements lang po ay at least electric fan. Okay, lagi kong ipapaalala yan kasi ito po ay R600, ito po ay flammable. Okay, so at least magkaroon mo lang tayo ng circulation ng hangin para at least kahit paano ma-discharge sa labas yung gas na ating pinanghihina kasi sabi ko nga, kailangan maging safety muna tayo sa ating sarili. Okay? So, ayan mga kamaster, no? Nalagay na natin yung access valve, din hinangan na natin. Okay? Mga kamaster, no, pagkatapos natin mailigay yung access valve, ito yung pagkakataon na dapat ipa-flushing na natin to, okay? Pero at the same time, for the meantime, papa-underin muna natin yung unit, okay? Para makuha na natin ng parameters, okay? So, wala pong laman yan, wala pong pressure yung ating system, kaya safe na safe po tayo, okay? Then, kuha na natin ng bomba, kung okay pa nga ba yung bomba ng ating compressor, okay? So, ito, lalagyan natin siya ng butas. Para magkaroon tayo ng circulation, mga kamaster, okay? Ayan. May butas na din. Ibabalik natin itong kanyang electrical component. Kuha na natin siya ng amperahe. Okay. Then, plug na natin, okay? So, para malaman natin kung operational yung unit, mga kamaster, no? Ayan. Kung ating mapapansin, variable from 0 to 100, pero sa pagkakataong ito, gumagana yung ating compressor, okay? Pero wala po tayo nakukuhang amperahe. Okay? Then, kukuha na natin ang bomba. Tingnan natin kung okay pa yung bomba ng compressor. Okay? Yan, suction. Tingnan natin kung okay pa. Ito mga kamaster na, okay? Tingnan natin. Okay pa yung bomba niya. Okay? So, ibig sabihin, yung mechanical, yung discharge valve ng ating compressor ay okay pa. Okay. Suction. Okay din. So, since operational yung ating compressor, mga kamaster, kung mapapansin nyo, wala pang amperahe kasi wala pang laman. Okay. Pag nilagyan na natin siya ng R600, so, saka pala magkakaroon ng amperahe yan. Pero at the same time, nakuha na natin siya ng bomba. So, okay naman. Then, since na okay naman yung compressor, yan, shutdown na natin to. Then, proceed tayo dun sa flushing ng system, okay? So, ayan mga kamaster, no? Proceed tayo sa flushing. So, tatanggalin po muna natin itong suction line niya. Then, para makapag-flushing tayo, okay? Ayan mga kamaster, no, pagkatapos natin matanggal yung suction line, then ito yung pagkakataon na lalagyan natin siya ng access valve, no, para makapag flushing tayo, okay? Pero bago yan, kailangan po muna natin siyang iswag, no? Isuswag natin to, okay, para makapasok yung tubo dahil pares 1/4, okay? Oh,
kapag nalagyan na natin yung access valve, hihinangan na natin, okay? So ayun mga kamaster, no, ito na yung pinakahintay nating tagpo. Tayo po ay magpa-flashing, okay? Ano yung purpose? Magpa-flashing po tayo dahil sobrang may mga langis po na tayo nakita kanina sa system. So magpi-prepare po tayo ng ano, ng tubig na nasa tabo. Okay, ito po. Ayan. Then, kukunin na po natin yung ating sintensyador. Okay. Magpa-flashing po tayo gamit yung 141B, mga kamaster, okay? Para malinis natin yung system. Papasukahin natin yung system. Tatanggalin natin yung dumi sa loob ng refrigerator. Evaporator, then sa condenser, okay? Then bago yan, tatanggalin natin muna natin to. Pero bago yan mga kamaster, no, mayroon po akong ipapakita sa inyo. Ayan, no, mayroon po tayong mga panauhin sa labas, so, ayan. Sir, bati po kayo. Ito din yung ating mga... Bati ka na, o. Oh, ayan, o. Oh, o, oh, oh, ha? Ayan, o. Oh. Ayan, mamayang gabi, nasa YouTube na yan. Yung ating mga kababayan. Ayan, si sir, o. Oh, ayan, o. Oh. Bumati na kayo, sir, kung sinong gusto ibati. Mga master, no? Yung mga na nagagandahan lalaki, no? So, ayan mga kamaster, no? Pagkatapos nating maikabit yung access valve doon, then nandito rin yung ating compressor pang flushing. Naghanda na rin tayo ng tubig doon. Okay, then ito rin pagkakataon ng flushing na tayo ng 141B, okay? So, unang-una natin gagawin ay ikakabit muna natin yung hose doon sa access valve. So, paalala, ito po ay chemical. Iwasan na lang po natin na malagyan tayo sa mata dahil ito po ay siguradong nakakabulag, mga kamaster, no? Okay? Then, on na natin. So sa pagkakataon niyan mga kamaster, itinutulak ng chemical yung dumi sa loob ng system. Okay? So kapag hindi po natin ginawa 'yan, basahan po natin na hindi po masyadong lalamig ang ating system o refrigerator. So pagka ganun, shutdown na natin. So kapag may pressure na, antayin lang natin mga kamaster na lumabas yung mga dumi-dumi, yung langis, okay? So ayun mga kamaster, no, sa pangalawang pagkakataon, flashing natin siya. Nakikita naman natin, nakita nyo naman kung gaano kadaming langis mga kamaster.
So ayun na po yung inaasahan nating dumi ng system mga kamaster. Kung inyo po mapapansin na nahihinto po yung ano no, pressure no, kasi barado nga po ayan no. Barado po siya ng langis mga kamaster. Oh no. Okay, ito na po yung inaasahan natin, ulitin ko. Ito na po yung inaasahan natin na dumi ng system. Okay? So ayun mga kamaster no, after ng 15 minutes. Oh no. Sobrang dumi po ng ating refrigerator mga kamaster no. So ito na po yung inaasahan natin na dumi. Okay, pero mamaya papasadahan pa rin natin siya ng 141B mga kamaster no? Kasi kung hindi natin gagawin yung yung process natin ngayon, same din, magiging back job din po natin to. Kaya hanggat maaari, pag ganito kalalayo, gawin na po natin yung pinaka the best. Okay? Oh yes, daddy. So ayan mga kamaster no, sa pangatlong pagkakataon, ipa-flushing po natin siya. Kasi sabi ko nga, sa una at pangalawa, kung talagang baradong-barado ang system, kailangan mapalabasan natin siya. Pero kita mo naman kanina, sa una at sa pangalawa, lumabas na agad yung ating inaasahan na dumi. Okay? Pero sa pangatlong pagkakataon, pa-flushing pa natin, uubusin na natin itong mga kamaster. Okay? Kamaster no, marami pa rin yung ating system. So, ibig sabihin talagang napaandar ito. Ibig sabihin ng dumi niyan mga kamaster, napaandar yung ating refrigerator na tuloy-tuloy na may problema na. Kaya ganun na nangyayari. Okay? So kapag halimbawa yung refrigerator yung mga kamaster may problema niya, wag nyo na pong tangkain pa na ika nga paanda rin na. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Pang-apat na pagkakataon, pa-flushing ulit na at pa-flushing. Oh, tama, ipa-flushing. Then, lalagyan naman natin siya ng 141B. Kung ating mapapansin, bagong tubig ulit yan. Yan mga kamaster no, sa panlimang pagkakataon no, kakargahan natin siya ng 141B. Okay, ito last na to. Kung ating mapapansin ay medyo malinaw na yung ating tubig mga kamaster no. So, sa awa ng Diyos, okay na yung ating system no. Tingin ko natanggal na natin yung at least 98% ng langis sa system no. Pero ganoon pa man, syempre dire-diretso pa rin natin yan para matanggal natin ng 100%. Okay?
So ayun mga kamaster, no? Malinaw na ang ating tubig. So ito na yung pagkakataon na antena lang natin matapos yung maubos yung pressure, then magpo-proceed na tayo sa paglalagay ng ano ng filter dryer, okay? So ayun mga kamaster, no? Pagkatapos nating mag flushing, so ito yung pagkakataon na tatanggalin muna natin itong access valve para makapaglagay, maibalik na natin yung connection ng suction line, okay? Then maya-maya lang maglalagay na tayo ng filter dryer, okay? So ayun mga kamaster, no? Nailagay na natin yung connection ng suction line. Napabukan na rin natin to. Then ito yung pagkakataon na hihinangan na natin to, okay? So ayun mga kamaster, no? Pagkatapos nating mailagay yung connection ng suction line, then ito yung pagkakataon na maglalagay tayo ng filter dryer, okay? Mga kamaster, no? Pagkatapos natin mahina makabit yung filter dryer na to, ito na yung pagkakato na magbabacuum na tayo, no? Pero ganun pa man, ibabalik na natin to dun sa pinaka kanyang pwesto. So ayun mga kamaster, no? Ito yung pagkakataon na babacuumin na natin siya, okay? Yung dilaw na hose dito sa access valve. Then itong dila, blue sa vacuum pump. So siguro doon lang natin mga kamaster na mahigpit yung pagkaka-connect ng ating mga host, no? So yan, pa-plug na natin. Dito sa ating heavy duty na extension. Then kapag na-plug na natin, open na natin to. Then buksan natin dito. Yun. So mag-aantay po tayo mga kamaster ng at least 20 minutes, okay? So ayun mga kamaster, no? After ng 30 minutes nga eh, so sarado na natin to. Then off na natin to. Okay. Then tanggalin natin dito. Then maya-maya mga kamaster, mag-aantay tayo ng at least 5 to 10 minutes, no? Para ma-double check natin yung system kung may leak or wala, no? Kasi kapag tumaas yung pointer na to, ibig sabihin mayroon pong leak, okay? So mag-aantay po tayo at least 5 to 10 minutes mga kamaster, okay? So ayan mga kamaster, no? After ng 5 minutes, stable pa rin yung ating pressure. Negative pressure, negative 30 inches sa mercury. So ito na yung pagkakataon na mag-initial charge tayo ng R600 at least 20 PSI, okay? So ito, ito kasi tira ko to dun sa isang customer, no? Pero hindi naman ibig sabihin, hindi na pwede. Kasi may dalawa pa naman tayong bago, okay? So, lagyan na po natin dito.
Pagka ganun mga kamaster, iaangat lang po natin to. Luluwagan natin para yung needle umakyat para makapasok yung pressure, okay? Then kapag ganun, mag-purging tayo dito. Then initial tayo ng negative 20. Okay? Then ito yung pagkakataon na papaanden na natin yung unit, okay? Naka-ready na rin yung ating clamp ammeter. Start na natin mga kamaster. Ayan, on na natin. So, paalala lang mga kamaster, no? Huwag na huwag po natin itong itataob. So, gumagana na ho yung ating compressor, okay? So, may nakukuha na tayong amperahe, at least 0.4. So, antayin lang po natin mga kamaster na makumpleto natin yung karga, then yung amperahe, okay? So, yan mga kamaster, no? Ubus na to. Then, kukuha tayo ng panibago. Sarado natin to. Then ang gagawin natin yung needle, luwagan natin to para umusli yung needle, no? Okay, saka natin siya ipapasok. Kailangan nakatayo, okay? Then yan, no? Kapag hinigpitan mo yung needle, bababa, then bubutasin niyo to para magkaroon ng pressure, okay? Then, higpitan natin to. Then, higpitan natin para butasin niya yung ano, pinakatakip. Pag okay na, sagad na, ibalik natin. Pataas. Okay, pag okay na, yung pressure niya papunta na doon, mag-purging na tayo. Then, karga tayo mga kamaster, okay? So ito yung nagamit na natin. Okay? Pangalawa na to. Pero ito kanina kalahati lang naman to dahil tira to doon sa kabilang customer, okay? So ito yung pagkakataon na kumpletuhin muna natin yung ano mga kamaster, no? Yung karga ng refrigerator na to, then yung amperahe, okay? So ayan mga kamaster, no? Okay na yung ating refrigerator. So, iniobserbahan na lang natin yan. Kung ating mapapansin, ay talaga napakaganda na ng ating
lamig ng ating refrigerator. Tsaka yung init. Ayan o, nadali ho. Oh, ha? So habang inoobserbahan natin itong mga kamaster, si Kuya ay nagre-request na mananawagan po siya sa kanyang pamilya sa... ano? Saba yun? Isabela. So ito po yung ating kapatid ng ating minamahal na customer. Mayroon po siyang panawagan. Hello dyan, sa mag-inak sa Isabela. Ingat kayo palagi dyan. Ang asang mag-inak kong pangalan ay si Fair tsaka si Princess Kauson. Kauson. Ingat kayo dyan, Isabel. Makakauwi na ako. Ayan. So ayan, si Sir kasi taga Isabela po siya. Then nandito kasi yung kanyang trabaho sa... Tagig din yung kanyang pamilya ay nasa Isabela. Alam naman natin mga kamaster na binagyo yung Isabela, isa sa mga binaha, no? So ayan mga kamaster, no? Maya-maya lang ililigpit na natin to. So mayroon ng 15 minutes na umaandar to, pero kita nyo naman napakaganda na ng kanyang performance. Sir, no, pababuksan po natin kay ma'am yung ano, sige po ma'am, yung ating refrigerator para malaman natin kung ano nga ba ang naging result. Yun. Yun, no. Oh, sobrang lamig na po siya, parang bagong-bago lang. Ayun, no, happy si ma'am, oh. So, ayan mga kamaster, no, nakikita nyo naman sa hindi madrawing na kasayahan ni ma'am. Yes, ayan. Hindi yung pilit, ah. Ayan. Legit, ma'am, legit na tuwa, legit, no. Legit. So, hanggang sa muli po mga kamaster, maraming salamat po sa inyo.